Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag wokwithLan channel. Welcome and welcome back to our track record segment. Hindi ko na nailagay ang background, no? But before we start our conversation, let me just greet our subscribers and members. Okay, we have two members. Okay, so if you're not yet a member, please do so. Join us, no? Murang-mura lang naman ang pagiging member dito sa hashtag wokwithLan channel. And from time to time, you will be mentioned and I will encourage, no? And persuade everyone to subscribe to your channel, no? So Rowena Bicaldo and Maca Likot are, these are the members that we have. And then we have more or less 3,100 subscribers na. Alright? So, ang ating hiling, ang ating panalangin, lahat ng ating subscribers and members ay suswertihin, hindi lang ngayong araw na ito, kundi magpakailanman. Okay? Maraming salamat po, no? Alright, so let me share to you our conversation let me share to you the picture, no? Ay, na ating pag-uusapan, no? Sa ngayon, no? Alright, so, teka, i-ano natin, yeah. Ay, wala na pa pala. Ito po ay isang Pulse Asia survey, no? That was conducted December 1 to 6. Lagi tayong ganito, no? Pag may mga pinag-uusapan tayong ganito, ay laging dapat ina-analyze natin, no, based on the track record, and based on the actuations, based on the reality. Let me just drink that. Sarap. Okay. Ganun po ha. Ganun ang pag-uusapan natin. Alright. No, actually, no, na-discuss na natin yung presidential. No? So, leading na leading si Bongbong Marcos doon. So, this time around, so vice presidential naman tayo. No? 2022 elections. Okay, ito po yung first choice kasi ang ginawa nila is my second choice, no? Pero anyway, tuloy-tuloy na naman to, no? May problema lang dun sa presidential kasi may mga DQ or mga cancellation cases si Bongbong Marcos. Pero anyway, at the end of the day, we can be able to see lights, no, dun sa at the end of the tunnel, no? All right. So 2022 elections, first choice vice presidential preference, no? Okay? So between December 1 to 6 they conducted this date this survey dun sa mga dates na yon, no, Philippines, no? Okay, in percentage. All right. Now, ano yata to? More or less ano, nasa 2000, more or less 3000 respondents. Parang 2714, parang ganon, no? All right. No, so that's why registered voters in their cities, municipalities, 97%. So meaning to say, dito sa mga numbers na ito, meron diyang 3% na hindi registered voters, okay? So mababawasan 'yan. So for example, yung 3% nandito pala kay ano, no, kay Sara Duterte. So magiging 42%. Pero I doubt kung yung 3% na 'yon ay nandoon sa isang kandidato, no? So more or less nakaano 'yan, naka-distribute 'yan, no? All right. Now, of the people on this list, whom would you vote for as Vice President of the Philippines? If the May 2022 elections were held today and there were candidates. So ito yung question na tinanong nila. Kasi guys, depende, no? Depende sa mga nagsusurvey or dun sa nag-i-sponsor, no, nung survey, no? Depende sa kanila kung ano yung mga itatanong nila, no? Alright? So depende rin, gusto ko rin makita kung ano yung papel na susulatan or yung pinagtatanungan ng nagsusurvey, no? Ah, sino ba ang nauuna? Si Sotto, si Duterte, si Pangili? Alphabetical ba ito? Depende ba? So, may factor din po kasi yun, eh, no? Okay? Or talaga bang usually kasi alphabetical yan, eh, no? So, yun. No? Depende. So, nauuna si Atienza dyan, Bello, Duterte, no? Pero, eto na po, no? So, inano po nila? Parang ano, no? Pulse Asia talaga na style. Pulse Asia po na style, may kabuuan, ito po yung Republic of the Philippines, may mga locations po yan, no? Apat po ang locations, no? Isang NCR,
isang balance of Luzon, isang Visayas regions or regions in the Visayas island, all right, Mindanao, all right, tsaka may mga classes po yan, yung mga mayayaman, no, middle class, and then yung poor, yun po yun, ha. So tignan po natin, isa-isahin po natin. Ang nangunguna po dito sa kabuuan is Sara Duterte, no? Matatandaan po natin in the previous surveys, kasi hindi pa naman po talaga kapapasok lang po ni Sara Duterte, no, bilang kandidato, bilang pangalawang pangulo, no? Tandaan po natin, late entry versus kay Sotto, okay? So mga previous surveys po ay talagang nangunguna si Sotto, no? Yan, nangunguna si Sotto. Pero this time around, bumaliktad na po ang sitwasyon, no? Nauna na po ngayon si Sara Duterte, no? Ayan, 45%, no? 45%. So ngayon, tingnan na po natin yung mga locations. Doon sa locations po sa NCR, bumaliktad na rin po ang sitwasyon, 45%. Natandaan niyo po ba na 'di ba nakipag-meeting po siya sa mga majority of the mayors, no? Sa Metro Manila and mga dalawang vice mayors yata yun, no? Okay? So nakipag-meeting po siya. So parang ano po, no? Talagang may factor po yun dun sa mga ganong sitwasyon. Alright? And aside from that, close naman po siya sa mga Abalos, no? Alam naman po natin, MMDA chairperson po si Abalos. So ganun po yun, ha? Ayun. Ayun. Analyze po natin bakit po sila nakakuha ng ganitong numero, no? Okay. Balance of Luzon, 29% po siya sa balance of Luzon, no? So, as expected po, na medyo mababa siya sa balance of Luzon, pero kasi po, hindi naman siya taga Luzon, no? Pero mataas na po yung 29%, and then in the next coming months, few months, pag nakapunta na siya sa mga areas, no? Na hindi pa niya napuntahan, hihilahin po yan ng strength ni Bongbong Marcos, as expected, no? So pag pumunta siya sa mga sa Solid North, yan sa Bicolandia, sa Mimaropa, etc., we are expecting that these numbers will increase eventually, no? And then yung Visayas region, no? As expected, mataas po yan siya sa Visayas region. Pero tingnan niyo po, no? Later po ay pangalawa po siya diyan, no? Ayan. Number one po siya sa NCR. Number one po siya sa Valence of Luzon. Number two po siya sa Visayas region. Okay. Now, dun po sa Mindanao, talagang halimaw po yung numero niya, no? Actually, dinala niya po si Bongbong Marcos sa Mindanao. Sa tingin ko, ha? Ayan, Mindanao region. So, 82%, no? 82% siya sa Mindanao. Okay? Yan po ang katotohanan, no? Talagang number one po siya dyan. Tambak na tambak po ang laban. Kumbaga, dun sa NCR, balance of Luzon, sa Visayas, medyo dikit-dikit sila. Dikit, meaning to say, more than 10% or less than 20%. Dikit yon, no? Okay, anyway, dito talaga tambak na tambak. As expected, no? Yeah, okay, especially, nga, no? Bakit? Ah, okay, sige. O10. Ganun, no? So, yon. And then, class D naman po ay, sorry. Ayan, Mindanao. Punta naman po tayo doon sa classes, no? Doon po sa classes, yung mga mayayaman, 47% kay Sara Duterte. Actually, yung mga mayayaman po, sa totoo lang, yung mga financier, pupunta po siya sila sa mga nangunguna. No? Tumataya po sila. Nangunguna. Hmm? Ayun po, kaya 47%. Okay. Now, for example po yung mga Belmonte, 'di ba? Belmonte hinahati-hati nila, no? Yung parang ganoon, oh, dito ka kay Marcos, no? Dito ka kay kay Robredo, no? Dito ka kay Pacquiao, dito ka kay Isko. Parang ganoon, no? Talaga hinahati-hati nila. The same thing with this. All right. Now, yung ano naman, class D natin, 44%, no? 44%. Sara Duterte, no? Class D, no? Middle class, 44%. Nangunguna na naman siya dyan, okay? Doon sa class E naman, nangunguna pa rin si Sara Duterte, no? Talagang, except for the balance of
of sorry, yeah, balance of Luzon. Ayun. Balance of Luzon and Visayas, no? Nangunguna pangalawa po, no, pangalawa except for dong sa dalawang 'yon, nangunguna na po si Sara Duterte. Okay? Now, puntahan po natin si Sotto, no? Si Senate President Sotto ng NPC or Nationalist People's Coalition. Number 2 po 'yan. Pero bumaba po 'yan as what I've said nung mga nakaraang survey, no? 31%. Pero yung 14% na 'yan, malapit pa po 'yan, ha? Malapit pa 'yan. Yeah, excuse me po. Okay. Actually, guys, ito si Sotto talaga ay napakaano. Okay, si Sotto, malapit po 'yan, no? Actually po, alisin niyo po 'yung pangalan sa Sara Duterte, mananalo po diyan ay si Vicente Sotto, no? Kaya alam po talagang ganoon, ang ganoon ng buhay. May mga sumusulpot diyan na ano, talaga as unexpected, and then sila pa 'yung mananalo. All right. 'Yon. 31% po, 14%, no? Eh kasi po may opisina naman po talaga si Senate President, no? May meron po siyang in a way, meron po siyang ano talaga ang tawag dito, yung may clout ba siya, no? Kasi may office siya eh, no? Aside from that, may TVJ pa siya, no? Tito Vic and Joey. Ang problema lang dito ay ano, may mga nakikita ko sa social media. Excuse me ba? Na parang ano, sinusuportahan ni Joey De Leon si Lenny Robredo. No, parang may epekto yun eh, no? Kasi ang dala ni Sotto ay si Lacson, no? So, parang tatanungin ng tao, eh bakit ganun? Di ba dapat Lacson din si Joey De Leon? No? Parang ganun. Pero hindi po, nagtataka po ako. Pero tingin ko po yung Joey De Leon na yan ay susuportahan yan ay si Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil hindi ko po alam. Yun lang po ang aking pananaw. Alright. So 31% po siya sa buong republika, no? NCR po 32%. Dito po ako medyo ano, ha? Nagtaka dahil po si Vicente Sotto III ay si Sotto ay taga NCR po yan, Quezon City. Nagsilbi bilang vice mayor nung mga nakaraang panahon. Okay? So medyo mababa po yan sa akin, no? Ini-expect ko nga po diyan ay mauuna siya sa NCR, no? Pero data po at talagang ganun po, no? All right. Doon sa balance of Luzon, number 1 po si Sotto, no? Saan pa po ba siya malakas? Mga siguro Nueva Ecija yan. Medyo malakas yan dyan sa Nueva Ecija, no? Kasi parang tingin ko mga pamilyang Sotto ay ano rin, no? Medyo nanggaling dyan sa Nueva Ecija aside from Cebu. Alright? Ayun, ha? Yun po yung nakikita natin dahil number 1 siya sa balance of Luzon, no? Ayan. Okay? Alright, aside from the NCR, no? Okay, now, yun pala, no? Dahil siguro, itong ano na to, balance of Luzon, because nag-concentrate sila dati, no? Yung mga ano nila, online kumustahan nila ni Lacson, dyan sa Antipolo Rizal area, no? Yan, baka, yan, Cavite area, dahil siguro dala siya ni Lacson, no? Sa Cavite area, sa Calabarzon area, no? Kaya po number 1 dyan sa balance of Luzon, si Sotto. So Visayas po, no, number 1 po, no, medyo dikit po sila ng Visayas ni Duterte, no, 39%. Pero huwag po nating kalimutan na ang mga ninuno ni Sotto ay nagsilbi or nanggaling diyan sa Cebu, no? Cebu. Yan. Kaya 39% po diyan sa Visayas region si Vicente Sotto III. All right. So Mindanao naman po, tambak na tambak. Pangalawa po si Sotto, no? 13%. Actually, itong mga vice presidentiables natin, no, ay hindi naman po nanggaling sa Mindanao at Visayas except for Duterte, no? Ayan, kaya po talaga as expected na magda number 1 diyan si Sara Duterte, no? Okay, 82%. Okay? Oh, now for the classes naman, tambak din po, no? Pangalawa po si Sotto, 26% dun sa ABC, no, sa mga mayayaman. Sa class D naman po, pangalawa din po siya. Okay? 30%.
And then doon sa letter E, yung poor of the poor, yung poor ay 40% po. Okay, 48%, 40%. Okay? So number 2 po siya. Pangalawa po si Sotto diyan. All right. Si Pangilinan naman po na taga Liberal Party na yung partner niya ay independent. Okay? Si Lenny Robredo, si Pangilinan po ay 12% naman po sa buong Republika ng Pilipinas. All right. NCR po, taga NCR po to si Pangilinan, pero ewan ko po ba, 4% lang po si Pangilinan. Okay po, ito po ha, dapat matutunan po to ng mga kandidato, no? Iyanon nyo po, no? Sabihin nyo po kung ano po ang intensyon nyo pag naging pangalawang pangulo kayo, pag naging pangulo kayo, ha? Yung message nyo ipaabot nyo sa mga kababayan natin, no? And then ano po yung mga gagawin nyo pag naging pangalawang pangulo na kayo, no? Yun po. Ha? Yun po yung sitwasyon, ha? Dapat po yun ang gawin nyo. Huwag nyo pong gagawin yung mga paninira, yung mga nakaraan na tapos na po yun, no? Hayaan na po natin ang korte, hayaan na po natin lahat mag-decide niyan, no? History will judge the governments or the administrations of those presidents. Hayaan na po natin. Mag-move forward na po tayo. Mag-unify na po tayo. Pero kung kunwari, sasabihin mo, ipapahukay or walang karapatang maging pangulo or party-party, yung mga credentials, hindi po ubra yun. Lalo po nilang iboboto yung mga sisiraan niyo pong ganun, no? Si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Kaya po, mababa po talaga si Kiko Pangilinan. Tingnan niyo po, no? Sa balance of Luzon, 18%. Wala po yan. Okay? Visayas Region, 14%. Wala din po yan. Tambak na tambak. Lalo po sa Mindanao, no? 3%. Tambak na tambak po. No? Okay? Yan. Duterte po ay abogado. Sotto po ay Senate President. Pangilinan po, Senador. Abogado din po yan. Alright. Now, sa classes po, mababa rin po yan. No, talagang pangatlo po siya diyan, no? 18%, class D 12%, and then class E 6%, no? Si Ong po. Okay? Dapat nga po, ano ba? Si Ong, Doc Willie Ong, sa aksyon, 6% po sa Republika, 14% sa NCR. Actually po, pangatlo po siya sa NCR. Taga NCR po ito, eh, no? Ayan. Tapos YouTuber din po ito, no? Meron po itong isang channel, no? Baka naman Doc Willie Ong, no? Yung mga supporters ni Doc Willie Ong, no? Subscribe po kayo sa ating channel. All right. Para swertihin po kayo hindi lang ngayong araw na ito, kundi magpakailanman. All right. So balance of Luzon 7%, pang-apat po siya diyan. Visayas 5%, pang-apat din po siya. And then Mindanao 1%, pang-apat din po siya. And then classes natin ABC, 5% po si Doc Willie Ong. Class D po, 6%, pang-apat din po yan. And then class E, pang-apat din po yan sa class E, 3%. No? Ito po si Lito Atienza, deputy speaker po, no? from PROMD. Pero ano po yan, ang pinipromote din po niya ay sa yung buhay party list. No? Okay, so nag-design na po tayo na susuportahan natin sa election na ito ay buhay party list. No? Yan. Ang presidente natin ay BBM. Ang vice presidential poll natin ay si Sara Duterte, and then party list natin, Buhay Party List. Alright? So, ayun po, no? Si Lito Atienza, mayor, former mayor Lito Atienza. Okay, NCR po, no? 2%, balance of Luzon, 2%, Visayas, 1%, Mindanao, meron siguro yan, 0.01, no? I don't know. Okay, ABC po, no? Mga mayayaman, ha? And then yung classes natin, D and E, okay, 1%, 1%. Alright. So, Bellio naman, Walden Bellio, 0.01. Okay? So, wala po to, ha? Si Walden Bellio, wala po to. Okay? O, dapat ang i-consider lang natin dyan ay 5. Pero nandiyan po yung pangalan niya. Tingnan nyo po, panay 0, no? 0.001, no? 0.01. Alright. So, ito mga to, don't know, refuse, 5%. Yung 5% na po yan, no? More or less, at the end of the day, pupunta po yan sa eventual winner, yung 5% na yan. Ayan, okay? Now, ito mga to, yung mga supporters niyan,
most likely pag wala po talagang pag-asa, no, later on, ito mga to ay pupunta dito. So, sa eventual winner. So, more or less, for 55%, 56, mga ganyan, 57, mga ganyan. Siguro 50%, 50%. Now, ito, some of this, pag ano talaga, diktikan na, maghahati-hati yan. So, meaning to say, itong Sara Duterte, pwede pang ano po yan, 60 to 70%, no? Katulad ng kay Bongbong Marcos. So, ano yan, ini-expect talaga natin na 75% yung mapupunta kay Bongbong at saka kay Sara Duterte, no? More or less, ini-expect ko nga is 45 to 75%. Okay? Yan po yan. Ito, yun po ang reality. Alright, so gandito na lang po mga kaibigan ko, pamilya, kapuso, kung kusino man. Alright, so lahat po ng ating subscribers and members ay suswertehin. Hindi lang po ngayong araw na ito, kundi magpakailanman. Alright, thank you very much po. Please do share po ito. Share nyo po, subscribe. Okay, maraming salamat po. Merry Christmas po. Stay safe everyone. God bless po sa ating lahat.